Dahil sa napipintong pagsisimula ng campaign period para sa halalan 2022, kabado ang COMELEC sa gitna ng pagdami ng kaso ng COVID-19. May voting population na 168,219 ng Baguio City. Kung sakaling mas dumami ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa pangangampanya, magkakaroon ito ng negatibong implikasyon at epekto sa kauna-unahang eleksyon sa bansa na gaganapin sa gitna ng pandemya. Pangangampanya ay magkaka-outbreak ulit tayo. Yun ang iniiwasan natin. Baka mag-house to house yung ating mga kandidato dyan at nakakontract sila ng COVID, paano na sila? Paano na supporters nila? Paano na ang kanilang mga boto, mga botante na boboto sa kanila? Ayon sa COMELEC Baguio, ang mga election campaign protocols sa mga susunod na buwan ay nakadepende sa alert level ng lungsod. Sa kasalukuyang alert level 3 ng Baguio City, ang isang kandidatong nangangampanya sa lungsod ay maaari lamang samahan ng hanggang 3 tao sa kanilang pag-iikot sa mga barangay. Ang partisipasyon sa mga meeting de avance naman ay magiging kalahating porsyento na lamang. Ang bilang ng mga organizer sa mga motorcade ay makakalahati rin. Sa susunod na buwan magsisimula ang National COMELEC Campaign Committee o NCCC sa pangangasiwa at pagbabantay ng pangangampanya. Makikipagtulungan din ang NCCC sa COVID-19 Interagency Task Force o IATF. Pinapaalalahanan ng COMELEC Baguio ang mga kandidatong sumunod sa mga campaign protocols. Sakali kasing magkaroon ng outbreak dahil sa pangangampanya, hindi lang mga kandidato ang maaaring manganib, kundi pati na rin ang mga botante. Ang campaign period para sa mga locally elected positions ay magsisimula sa March 25 at magtatapos sa May 7. Jada Belador para sa Luzon Headlines.